tayo sa another vlog ng Madam Shiloh's Travel a Lot series. And today, we are going to Acropolis Museum here in Athens. Hi guys! I just want to say a quick hello. I just want to show you a glimpse of archaeological site here in Acropolis. So, ayan yung mga remains. So, dito naman. So, tapos ko na kasi yung museum. So, nandito na tayo sa underground. So, ang laki guys ng museum. Nandun yung mga statue, mga remains na na-discover nila. And it's in the exhibit. Pero, I'm more interested kasi sa archaeological site nila. So, later, I'm going to the main Acropolis. I just found out the history, because I like knowing the history before I go to the actual site. So later I'm gonna share it to you again. So here, okay, so picture muna. So nakita nyo naman guys, hirap na hirap ako mag video mag-isa. Kaya sa susunod na mga travel ko, magsasama na ako ng kasama para may taga-video ako. But anyway, let's enjoy what I got here in my phone na kinulodge ko dito sa YouTube. So ito yung historical excavation site dito sa Acropolis in Athens. So kung pupunta kayo dito, make sure nyo na maaga kayong pupunta at bumili na kayo agad ng ticket. So very worthy yung pagbisita dito guys, dahil ito ay 11th ranked best museum in the world and 8th siya sa rank ng Europe. So itong nakikita nyo guys, ito ang archaeological excavation dito sa ilalim ng building ng mismong museum. So makikita nyo dito ang ancient neighborhood that once thrived here, completed with drainage system, bathhausen, and mosaics. So makikita nyo dito guys, ito yung mga remains ng dating mga nakatayo dito. And then in-excavate nila and then nilagyan nila ng building sa taas, pero kinip nila itong ilalim for tourism purposes and syempre for history purposes. So akyat na tayo guys sa taas. Actually dapat pagpasok nyo sa museum, unahin ninyo yung third floor, then pababa, then up to the ground floor, para naman mas sulit ninyo yung pagpunta nyo dito. So nandito din yung mga miniatures model or mga 3D models ng actual Acropolis and nung Acropolis Citadel. So anyway, let's go to the museum! So this is the highlight ng museum. So you're allowed to take photos and also ng mga video, but not on the second floor. So, ito namang nakatayo na dalawang to ay clay Nikes ang tawag sa mga yan. So, nakatingin sila sa mga visiting crowds. So, pagpasok mo, yun agad yung makikita mo. And itong cabinet ng mga pots and mga bases. So, ito naman is mga natagpuan nila sa Acropolis site doon sa May Citadel. Tapos, yung iba naman dito natagpuan dito sa mismong site dito sa Acropolis Museum. And then, yung iba naman dito, galing sa iba't ibang parte ng mundo. So, hindi na natin maisa-isa. But anyway, bilisan ko lang dito sa video. Pero, yung actual na pagbisita ko dyan, inabot ako ng 5 oras. Kasi nga, I love reading stuff. Yung mga nakasulat sa wall. And kaya kailangan, kung mahilig kayo sa museum, agahan nyo yung punta dito. And also, make sure nyo na wala kayong mga dalang mga baggage. Kasi walang hindi nyo po pwedeng dalhin yung bag nyo habang kayo ay naglalakad-lakad kasi mahihirapan talaga kayo. So itong museum guys, open siya ng 9:30 to 5 PM and meron din ditong mga audio na available sa English, French, and Greek. And kung gusto nyo mag-skip the line, pwede kayong bumili ng maaga sa online. So kapag naman Friday, open siya hanggang 10 PM. So sabi nila maganda daw dito kapag kagabi na. Kaya lang umuwi na ako ng mga bandang 8 PM.
And meron din ditong restaurant, guys. Hindi ko na lang na-picturean dahil nalobat yung cellphone ko eh. So, nag-charge ako habang kumakain. So, meron silang restaurant, meron silang indoor and outdoor seating. So, let's go to the museum topic, guys. So, itong mga nakikita nyo is Archaic Gallery. Isa ito sa mga importanteng collection dito sa museum, which is yung ibang mga gamit dito or mga artifacts is from 7th century BC. When aristocracy prevailed through to 480 BC. With the establishment of democracy, the items are all well preserved and thoughtfully displayed, allowing you to gain close-up view of the artistic quality. Oh, di ba? Shalan. So itong nakikita nyo ngayon ay ang 5 Kairaitics or ang tinatawag na Karayadids. Pasensya na kayo guys at bulol talaga ako at hindi ko siya mapronounce ng tama. So mga maiden yan na nag-hold ng roof ng southern porch of the Erechtheion. It is considered the most sacred part of the Acropolis. Pero inalis sila noong 1979 in order to protect them from elements. So, itong mga maidens na to, guys, is 6 na piraso yung mga yan, actually. Yung isa is nasa London, nasa British Museum siya. And they're hoping na maibalik ito sa Greece. And then, itong ng mga nakikita nyo na ngayon, ito yung mga headless statue na natagpuan sa iba't ibang parte ng Greece. At karamihan dito, natagpuan sa Acropolis site or dito sa mismong excavation dito sa Athens. So again, ito mga pinagbabasa ko itong mga nandito and medyo antagal nilang basahin talaga kasi ang liliit pa ng sulat. But anyway, they're worth the read. So ito yung ibang mga headless statue na na-collecta nila. So makikita nyo din kung sino-sino yung mga yan dahil may mga maliliit na name tag sa tabihan ng mga ulo nila. Pero ewan ko ba, parang kamukha niya nga si Jesus. So anyway guys, madaming babasahin dito. Kung gusto nyo talagang ma-appreciate, kailangan basahin nyo yung mga nakalagay dito para maintindihan nyo yung bawat pieces nila. So isa sa mga importanteng exhibit dito guys, itong reenactment ng Parthenon procession. So itong reenactment na to guys, sineselebrate nila to every year sa birthday ni Athena. So merong festival dito sa Greece tuwing birthday ni Athena. Ito, dinedemonstrate nito yung victory ni Athena and laban kay Poseidon and the power of the Athens as the city-state and the pity of its citizen. So ayan, basahin nyo na lang yan ang gumawa niyan. Hindi ko kasi ma-pronounce, but anyway guys, meron pang exhibit or show mismo tungkol dito sa Parthenon procession na to doon sa taas sa third floor. So pwede nyo siyang panoodin kasama siya sa entrance fee ng mismong museum. So ito makikita nyo guys, puro mga hubad at walang salawal. Oh my God, puro kita yung bedlog nila. But anyway, ganun talaga yung mga statue dito. Halos pinapakita lahat ng kanilang mga bedlog. And madami din sa mga statue dito is about sa horses. Kasi yan talaga yung means of transport nila. But ito, sina Athena is mga goddess tong mga to. And ang Greece at or Athens is heavily talagang naniniwala sa mga god and goddesses. So ayan, so madami kayong makikita dito sa museum ng Acropolis. So make sure na bumisita kayo. So napagod ako guys at kumain ako dito sa katapat na restaurant ng Acropolis. So ayan, makikita ninyo guys. Sobrang ina-indulge ko itong aking holiday na to. But anyway, sobrang dami kong natutunan sa Acropolis Museum and I love them all. Sobrang nag-enjoy talaga ako to know all the different story about the Athens. So anyway, after ko mag-museum, nagpunta din ako dito sa park dito sa Athens. So nakalimutan ko na yung pangalan ng park na yan. Pero dito mo makikita yung mga shopping mall. So after nitong fountain is may mga shopping mall. And then nagstay ako dito ng about 1 hour para lang makinig sa
street busking dito sa Athens. And it's very beautiful guys sa gabi dito. Sobrang napaka-peaceful. Wala akong na-encounter na mga snatcher. So enjoy the music muna. And basta napaka-peaceful niya and hindi siya crowded and masarap tumambay dito. And I really, really enjoyed the music. And also, after nito, nag-shopping ako ng konti para for my next day outfit. And also, nagpunta din ako sa shopping center para magpamasahe. And then, nag-snack pa ako bago ko umuwi ng hotel ko. So, kung kagaya ko kayo na mahilig talagang maggala-gala at spend yung buong maghapon para maggala, make sure na bumili kayo ng Metro Pass kasi it will save you a lot of money and you'll be able to explore the city dahil yung mga tourist spot naman is isang metrong sakay lamang or dalawang metro pero magkakalapit lang sila. So, ito yung massage salon na napuntahan ko. Maganda yung service nila and actually, guys, sobrang mura nung massage dito. Kumbaga, well, half price siya sa kung i-compare sa price ng Ireland and it's nice. So anyway, so ito nagpunta din ako sa maliliit na churches. Ito ay kay Santa Maria Church. And then pagkatapos niya, nagpunta din ako sa mga souvenir shop kasi naghahanap ako guys noong sample ng Parthenon procession. So ayan, so nakabili naman ako ng mga souvenirs. And then, bumili din ako ng scarf. And then, bumili ako ng mga, syempre, fridge magnet. And then, nagpunta din ako sa market. So, hindi ko lang na-videohan na yung mga market masyado. Kasi nga, I don't feel safe. Parang feeling ko may snatchan ako dyan sa market ng Athens. Pero, hindi naman siguro. Paranoid lang. But anyway, ito, ang ganda ng mga chessboard nila. And medyo mahal lang siya guys. So, pero bumili ako ng maliit lang para sa anak ko. So, kung makikita nyo, ang ganda-ganda nito guys. O, ang ganda-ganda niyang bilhin. Kaya lang, hindi ko siya madadala. That's the only reason why hindi ako makabili ng madaming souvenir. Kasi ayoko magdala dahil pupunta pa ako ng Corfu at yon ay island. So, ang dami-dami guys na pwedeng mabiling souvenir dito. So, ayan. Binubusog ko na lang yung mata ko kasi alam ko na hindi ko naman sila pwedeng dalahin. So, ang gaganda talaga guys. Oh. Ay. So, ito bumili din ako ng mga maliliit lang na statue. But anyway, it's nearly the end of the video and thank you so much for watching. And I'm hoping na one of these days makapag-offer naman ako ng free travel to everybody and mamimili tayo ng isa or dalawa para samahan ako sa next holiday ko. And thank you so much guys. Make sure na naka-subscribe kayo and for you to be able to win the mystery Gcash giveaway, make sure na lahat ng video natin is napapanood ninyo. So again, from the bottom of my heart, thank you so much for all your support. And nagsisimula lang tayo ng bagong page natin guys. So I'm gonna push through it. So hindi na ako masyadong busy kaya pwede na natin karirin ang mga paggala ko. Thank you guys!